Patungkol po sa... Ayan. Okay, may recording pala, nire-record pala. Maraming salamat para ano to. Atin pong maalala, no? Pagdating ng panahon. Yan. Mas kilala po ako sa pangalang Dong. Opo. At yan po ang aking nickname. So sa mga hindi po nakakilala sa akin, yan po ang tawag nyo lang po sa akin. Mas madali po. Pinsan ko po si Ate Beth. Uncle ko po yan si Uncle Chito. Ang mga upline natin na masisipag at yung aking pinsan na si James, no? Yan at nasa Australia yan. Magandang lalaki ka pala talaga, oh. Talo mo ako ng konti, ah. Medyo konti lang. Okay. So ayan po, no? Ayan po si ako po si Dong Farod. Yes. Yan, nakita niyo po ba? I'm doing this business seriously, sa totoo lang po, no. Kaya ko sinabing seriously kasi nung na-introduce ito ni Ate Beth, napaka-busy ko, medyo marami po akong ginagawa sa IT department. Bilang isang IT administrator po ng isang kumpanya, napakarami pong trabaho, buong Pilipinas po, at minsan po ay nagkakaroon po ako ng mga meeting international, online din po, no. So napakarami po naming ginagawa sa opisina. So seriously, no, ginawa ko po ito ng talagang inaral ko by nung lumipas na mga ilang buwan, ano ba yun? July, opo, dahil nababasa ko po yung mga updates tungkol dito sa CrowdOne. Pero sinimulan ko po talaga ang pagtrabaho nito nung inaral ko po ang negosyong ito na napakabuti, napakahusay, at talagang totoo ang mga sinasabi nila, no? August 21 po, so mag-iisang buwan kalahati pa lang yata po ako talaga na talagang ginagawa ko po ito. Mula po nung naniwala po ang kauna-unahan kong naniwala sa akin, yung misis ko po, sabi ko, aba, ito na yung hudyat para umpisahan ko na ang negosyo. Kasi very important po, no, kapag tayo ay nasa business na ganito, kailangan po ay ang unang maniwala po sa atin talaga yung ating family. Tama po ba? Kasi po, yes, mahirapan tayo na kumilos o gumalaw kapag hindi po sumang-ayon at hindi po natin makakasama ang ating buong pamilya sa negosyo. Kasi ito ay, hindi lang po ito negosyo ko, kundi ito ay business, family business na po ito. Kaya siya po ang aking unang sinama dito, ang aking may bahay, si Nancy Farol. Kaya salamat sa kanyang pagtitiwala. Kaya doon nagsimula, no? After ng aming 26 years anniversary nung August 19, ako ay tuloy-tuloy na pong nag-iimbita at nagpo-promote ng negosyong ito. So, tonight I'm your presenter. Pasensya na kayo. This is my first time to present this business opportunity, no? And I'm very excited. Yes, I'm very excited, yes, to share with you the full details in the whole compensation ng business na ito. Wow, wait lang kayo. Siguro gusto ko munang hilingin sa lahat ng mga kasama natin. Mayroon na ba kayong mga papel at ballpen para pwede po kayo mag-takedown kasi po medyo mabilis po ako magsalita paminsan-minsan. Pag po may gusto po kayong itanong later on, magkakaroon po kasi tayo ng question and answer. So, isurat nyo po yung gusto ninyong itanong mamaya. Kung ano ang gusto niyong linawin, kailangan niyo po mag-take down, no? Mag-note po kayo para naman po may maalala ninyo mamaya. Kasi sa ating presentation po na ito ay medyo, sabihin na natin, medyo may kaunting kahabaan. Pero do not worry, susubukan kong paiksiin ito. Okay, marami ang mga nagtatanong sa isang buwat kalahati ko pa lang na paggagawa dito, pagtatrabaho dito, no? Pag-iimbita, although part-time lang, no? After office hour lang po ako gumagawa nito. Pag during Saturday naman, yung po, whole day po ako gumagawa nito. Sa during ang Monday to Friday, after office lang po ako gumagawa ng ganito kasi nag-o-office na po ako. So part-time pa rin po ang paggagawa ko po dito. So marami ang mga nagtatanong at mga napapanood ko sa YouTube, mga kasamahan po ninyo, mga nauna po sa atin, no? So marami po nagtatanong, ano ba itong CrowdOne? Pati ako napapatanong, ano ba meron dito sa CrowdOne na ito, no? At bakit ganito kabilis dumami ang mga miyembro nito? Just imagine, less than 3 years lang po ang CrowdOne, pero ang members niya, nakita niyo po sa screen, di ba? 37 million na po. So ang bilis, no? Nung nag-join ang misis ko dito last August 21, no? Nasa 34 million, I think 33 or 34 million lang po. Kita mo, ang bilis po dumami ng member dito. Araw-araw po ay maraming pong nag-join. Sabi ko, ano ba meron talaga dito sa CrowdOne na ito? No? At maraming nagsasabi na,
3 months, 6 months, marami na po silang kumbaga nadagdagan na po ang kanilang income, at ang iba ay lumaki na po ang kanilang income talaga dito. Sabi ko, wow. At habang napapanood ko, na-inspire po ako dun sa kanila, no? Nakaka-amaze talaga. Sabi ko, nakaka-amaze naman talaga itong Crowd One, no? Sa totoo lang, parang na-excite ako. So, ngayon, kaya ngayon narito ako, no? At para i-share sa inyo, no? Ang presentation, ang business presentation nito. Sana ay makatulong ito, no? Sa bawat isa na nagnanais na naghahanap na magkaroon ng extra income, no? Madagdagan ang income. O baka naman maging madagdagan at sumubra pa, no? Parang ganun. Mas maganda sumubra para makatulong tayo sa iba. But before that, gusto ko po kasing sa bawat presentation ko po, nais ko pong mauna muna po ang salita ng Diyos, no? Kasi sabi ni Yorme dito sa Manila, God first, no? Ngayon, gusto ko pong i-introduce natin sa Crowd One family, no? Sa mga kasama natin ngayon dito, God first, no? Kahit naman makamtan natin ang lahat ng tagumpay sa ating sa mundong ibabaw nito, kahit naman po tayo ang pinakamayaman na po, pero kung wala po ang Diyos sa buhay natin, you're nothing, no? Useless po ang ating kayamanan. Very important po na may Diyos po tayo, no? God first. So, ang sabi po dito sa Genesis 12 verse 2, God said to Abraham, ito po yung kinausap ni God, si Abraham, I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. Friends, brothers and sisters, mga kasama natin dito sa online, sa Zoom meeting natin ngayon, nawa po, maging pagpapala po tayo sa iba. Kaya naman, ako'y masaya at na-excite na i-share ito dahil for me, this is a blessing. Na hindi pwede natin to tayo-tayo lang. Kundi gusto natin din to i-share sa mga naghahanap, nangangailangan, naghahanap ng extra income. Friends, kung ito, kung ikaw ay nanalangin na madagdagan ang iyong kita, magkaroon ng extra income for your family, for your loved ones, no? Or magkaroon ng isang negosyo o magkaroon kayo ng work, no? Na pwede nating pangdagdag sa ating pagtatrabaho ngayon. Ito na po ang kasagutan na binibigay sa inyo ng Panginoon. Kaya lang, may mga requirements po tayo. Later on, sasabihin ko po yan sa inyo. Okay. Now, nais ko pong paalalanan din, no? Mas magandang mayroong paalala kasi naka-record tayo dito, no? Reminder lang po para sa lahat, no? Na ang layunin po ng business presentation na ito ay solely created for the purpose po, no, of giving you an idea, no, and educating you about the business, no. This is an individual business po, so maari pong magkaiba-iba ang maging resulta po o magiging output po ng or earnings po or profit ng bawat isa na mag-join dito later on, no. So depende na lang po yan, no, sa magiging effort and sipag and determination po, no, ng bawat sasali po sa isang negosyo. Kahit saan naman tayo, no, kung mayroon man personal na traditional business, depende rin yan kung paano natin ihahandle ang ating business. So, for me, potentially, talagang malaki sa aking pag-aaral dito sa sistema, napakaganda ng sistema ni Crowd One, kung paano marami talagang nagsasabi na nagkakaroon sila ng income, ay depende po ngayon, maaaring magkakaiba-iba po ang ating magiging situation, no? Kung paalala lang po natin yan na maaring mauna ang lumaki ang income nito depende sa kanyang pagbibigay ng time, no, at pag-aaral sa negosyo. So yan po lamang ang ating paalala para mas maganda po, no. Maraming pong salamat. Then, moving on, nandun na po tayo sa what is Crowd One. Okay, Crowd One is a grupo po ng mga tao, and one, yan nga, crowd o grupo ng mga tao, and one. Why? Crowd One is a global leading crowd marketing network. We have set out to empower people all over the world to achieve professional and personal growth. No? Siyempre, ang mission po ng Crowd One is to provide sustainable business opportunities for everyone. Pag sinabing for everyone, lahat po, no, walang tinatangi yan. Ano man ang estado ng buhay natin, nakapag-aral ka man o hindi, pwede ka po kayo dito. Basta gusto po natin gawin, no? Kung may pangarap po talaga tayo.
maliban po doon sa 18 years old pababa ay hindi po muna pwede. Yung 18 years old pataas po ay pwedeng-pwede po dito. So wala po ang pinipili. Ano man ang kalagayan natin sa ngayon, no? Maaring ikaw ay may malaking negosyo o ikaw naman ay isang ordinaryong empleyado lang, eh, for everyone po, no? Ginawa po itong Crowd1 para po sa lahat na gusto pong gawin ang negosyo. Since the beginning of 2019, no, Crowd1 has grown to more than 37 million ambitious registered users. Wow, no? Sino kaya ang kakagawa nito, no? 2019 lang, wala pang tatlong taon, less than 3 years pa lang po, nasa 37 million members na po, no? We are a European company po. At ang atin pong founder ay si Jonas Eric Werner. At ang atin pong CEO ngayon ay si Johan Westerdahl. By the way, si Jonas Eric Werner po ay isang IT expert po. Kaya alam niyo po patakbuhin itong kanyang business. Ang atin pong headquarters ay matatagpuan po sa Spain, of course Europe, di ba? Kaya nga European company, no? At mayroon po tayong kabubukas lang na bagong opisina na napakalaki, 50,000 square foot or ano bang tawag dito, square feet ba, no? Ay ang mamaya makikita niyo po yung picture, papakita ko sandali, no? Ay ang address po nito ay nasa Arinco Tower, kung sino pong nakakalam. Alam ko si Sir Romel ay pumupunta lagi ng Dubai yan. So Arinco Tower, Dubai Media City, Dubai, UAE. So may mga location din po tayo, no? May mga opisina din po tayo doon sa Johannesburg, South Africa. Mayroon din po tayo diyan sa Manila, Philippines, dito po, no? Alam ko diyan sa BGC po 'yan. Stockholm, Sweden. Malaga, Spain. Mayroon din po tayo sa London, sa England po. Kaya po international po itong ating kumpanya. At dahil diyan, mayroon po naman tayong pinagmamalaki na certificate of incorporation, no? Yung RAC, 'di ba? So na-award po 'yan sa Crowd1 Network Limited noong July 14, 2016 pa po. Of course, siyempre pag nagtatayo po tayo ng company, kailangan mayroon tayong mga approval, no? So kaya naman ang Crowd1 po ay pwede pong mag network sa lahat po, magnegosyo kahit saan po, dahil po sila po ay ang Crowd1 po ay mayroong certificate of incorporation, global po, international po. Well, number two, we are 100% mobile business. Pag sinabi natin mobile, sa cellphone natin, di ba? Sa ating mga laptop, sa ating mga tablets, as long as you have internet connection sa iyong device, dala-dala mo po. Kumbaga, di mo na kailangan mag-rent ng isang office para doon sa negosyo mo. Just imagine, kung mobile business po at ang ating scope ng ating business ay global, di ba? Hindi tayo nalilimitahan sa isang lugar lang. Kasi kung mayroon tayong business na nandyan lang po sa isang lugar, halimbawa mayroon kang Jollibee o mayroon kang 7-Eleven o nag-franchise ka ng food cart, ay dyan lang po ang yung negosyo, no? Ibig sabihin, kailangan mong bantayan, kailangan mong tingnan, hindi mo madala-dala yun, no? So alam niyo po ba na ako ay nag-franchise din ng food cart? Napakahirap po may kasama naman po ako doon sa pag-franchise na yan. At naku, ang tagal namin na, ewan ko kung nabawi ba namin yung ROI namin. So napakatagal at kailangan po pala sa business na ating pinapasok, dapat alam po natin. So ang ating pong business ay 100% mobile business po. Mamaya i-explain ko po yan sa inyo kung ano po ang mga pwedeng gawin natin dyan. Basta ang mahalaga dito, dahil online po tayo, mayroon po tayong cellphone. At sa cellphone natin, mayroon tayong internet connection. At saka yun, mayroon tayong mga laptop, no? So just imagine kung marami ka nang kung naging presidente ka na dito, Ma'am Agnes or Ma'am kung sino man diyan ang ating mga kasamahan dito ngayon na malapit-lapit na maging presidente o director, no? Ay pupunta ka ng Palawan, no? Mamamasyal ka doon sa Palawan o sa Boracay, no? Tapos mayroon kang internet, no? Nabibisita mo yung negosyo, kasi ang phone po natin, yun na rin po ang ating opisina, ito na rin po ang back office po natin. So, ganun po kaganda ang negosyo po natin. Hindi po tayo sa isang lugar lang, kundi kahit saan po tayo pwede itong nating dalhin ang ating negosyo. Madalhin po natin mamonitor, yan na po ang iyong
opisina. Kaya ingatan po, baka mawala yung ating mga cellphone. So, sa mga nagdaang mga panahon, mga ilang years, no? Nauso talaga yung mga online, no? Mga direct selling na online, no? Mga pagde-deliver ng mga laruan, mga kung ano po, no? Marami naman, no? Kaya lang, masyadong may ilalang ngayon, pandemic, no? Napakahirap. Unless na ang iyong negosyo, katulad na kay Sir Romel, services po ay hindi po nawawala yan. Sila po ang nagde-deliver ng pagkain, sila po ay ang kanyang negosyo po ay hindi tumitigil kahit pandemic po. Yun ang maganda naman, no? Ang sa atin naman ay idagdag natin ito, no? Mobile, no? Pwede tayong magnegosyo kahit saan. Number 3, the first of its kind. Ano ba? Ang crowdfunding. Sabi ko, bakit ganito? Sa bang kauna-unahan, oh nga, nung ni-research ko, talagang siya talaga yung wala pang katulad, no? Siya yung kauna-unahang online network marketing na gumagawa nito, no? Kaya kung titingnan po natin sa alexa.com, ay si pag hinanap niyo po sa Google, si ni-research niyo po, no? Hinanap niyo po, no? Tinanong niyo kung sino pinaka number one diyan, ipapakita sa inyo ng Google Crowd1. Ang pinaka number one. So the this is digital network marketing with digital products. Mamaya explain ko po sa inyo kung ano yung mga products nito, yung digital products and services po ni Crowd1. Ano ba ang katulad ni Crowd1 para mas madali natin before that, no? Pakita ko lang po sa inyo ang ring ko nung September 24, no? Sabi ko malapit na sa birthday ni Sir Romel yun, ha. 28 si Romel eh. Ring ko yan po, tower. Nandiyan po ang ating Crowd1 na mayroong 50,000 square foot na dyan po tayo ngayon ay pwede tayong bumisita dyan. Wow! Tama po ba sa mga apply natin? Tama po ba? Yes. Yun. Nakabisita po ako sa Dubai, kaya lang hanggang airport lang po ako. Maraming Pilipino dyan. So ayan. Ayan po ang ating, sabi ko ilalagay ko na to dito kasi pinapangarap ko makapunta ako dyan. Lahat tayo makapunta tayo dyan. Amen. Okay. Ano ba ang katulad ni Crowd1 para maintindihan natin? Ano ba yan, Sir Dong? Ano ba yung Crowd1 na yan? No, sinabi mo na lahat, pati company profile at CEO, pati yung founder. Ano ba talaga yan? Ito na po. Si Crowd1 ay it is similar to companies like Uber, no? Airbnb, Shopee, Lazada, Foodpanda, and Amazon. No, that do not own any cars, beds, stores, hotels, and restaurants. The third-party companies market themselves in their platform. Ano po ba ito? Halimbawa po, si Shopee, ito sikat sa atin to eh, Shopee and Lazada, no, sa Pilipinas, di ba? Yun ang alam natin. So si Shopee and Lazada po, wala naman yan sariling shopping mall. Maging si Amazon, wala naman yan physical na parang SM, di ba? Sila po ay isang application. Digital po ang kanila. Sila po ay online and digital platform. So, ang kanilang mga partners dito ay napakarami. Yung third parties po, no? Paano kumikita ang mga to? Si Grab, Foodpanda, Airbnb, no? Sa bakit sila ay kumikita? Sa anong pamamaraan? So, katulad din po si Crowd1, no? Halos kapareho po sila, no? Na sila ay, si Crowd1 ay application po, no? Application. The same na hindi rin po ito, wala rin niyang sarili mall, no? Pero yung mga partner po niya, yung business partner po niya, yun po yung minamarket, no? Ni Crowd1. Pareho din po sila para mas madali po natin maintindihan ano ba itong Crowd1. So sila po ay isang, si Crowd1 po ay isang application, katulad po nitong na-mention ko. O bibigyan ko kayo ng isang sample, yan. Yung world top online digital platform. Hindi ko na isurat lahat, no? Kasi na-mention ko na doon. Paano ba kumikita si Grab, Uber, Foodpanda, at ano pa ba? Yung katulad nung kay Sir Romel, no? Yung Padjack niya. Si Padjack kasi po ay kapareho din. May application din po sila. Na kapag pinindot mo po yung apps nila, ay may redirect ka doon sa kanilang system po, no? Para makapag-ask ng services. So, paano ba kumikita si Grab dito sa mga sasakyan? Ay, wala namang sariling sasakyan yan. Wala namang sariling coach eh. Di ba? Wala namang sariling motorcycle yan, no? Anong ginawa niya? Nakipag-partner po sila sa mga car owners, di ba? Di po ba?
sa mga motorcycle drivers, nakipag-partner sila dyan. Ngayon, every time na tayo ay kukunin natin ang services ni Grab at ni Uber or ni kung sino man na mga pareho nito, mayroon pong percentage na binibigay pumupunta po kay Grab or kay Uber. So, for example, alam ko 30% po yata ang pumupunta sa kay Grab or Uber. Every transaction po yan. Just imagine, kung 1,000,000 transaction yan, kung tigsa 10 piso lang yan, naku, ang dami. Dami. Kaya ganun po kumikita ang Grab at saka Uber po at saka kapareho nila. Ganun din po, ganito rin po sa Airbnb. No? Ang Airbnb, wala naman sariling hotel yan. Wala naman sariling, kahit nga, tama, wala yata pati si Kumut yan eh. No? Pati si, ano po, yung kapareho na to, si Trivago, saka yung iba pang mga katulad nila na online booking engine, di ba? Platform. Ang tawag po sa kanila ay mga digital or online digital platform po. Mga platform po yan, malalaking kumpanya yan na ang ginagawa lang nila, nakikipag-partner. So, saan sila kumikita? Doon po sa bawat mga katulad natin, mga user, mga ano ba tawag dyan, customer na gumagamit ng mga services na yon, doon sila kumikita. So, just imagine, wala kang sariling hotel, pero ikaw naman ang maraming hotel, nakapartner. Just imagine, so maraming kita yan. So, sa ano lang, 20% lang siguro per customer, ang dami-dami yan, no? So, maging sa condo, katulad namin, ginamit namin po itong Airbnb nung pumunta kami ng Tagaytay. O magkano ang aming binaya doon? O ay kami lang yun? Ay paano yung iba? Napakarami. O paano naman kumikita itong si Amazon? Diba? Wala nga siyang sariling mall na physical. Wala rin siyang sariling kung ano-ano dyan, no? Pero dahil ang kanyang ginawa, ang konsepto ay napakapasok sa lahat, grabe. Talo niya pa ang SM. Kasi bakit si SM pang Pilipinas lang? Samantalang siya pang global. My friend, di ba? Global, international. Ang SM hanggang Manila lang, kung saan lang sa lugar, no? Ano pa mga products na pasok, na patok kay Amazon? E-commerce, di ba? Nandiyan ang dami. Centers, mga computer, dyan na rin yan. Shops, lahat, andiyan po. Mo. Magkakaroon lang po yan sila ng maliit na porsyento sa bawat ang sa napakadami. No? Kaya, siya ang may-ari po niyan. Ng Amazon, yung founder niyan, ang super yaman. Siya po ang number one na pinakamayaman sa buong mundo. Hindi ko na po sabihin sa inyo kasi maubusan tayo ng oras. So yan po yung kapareho ni Crowd1. Just imagine, tingnan nyo po. Pero ang tanong ko pala, bago ko ililipat sa next slide, no? Kahit na tayo araw-araw gumamit ng Grab, Uber, Foodpanda, ano po ba yan, yung mga iba dyan na mga kapareho nila na mga application, ganun din kay Amazon. Kahit palagi tayong bumibili dyan, kahit gumagamit po palagi tayo ng Airbnb na yan o Trivago, binibigyan ba tayo ng shares doon sa profit nila? Hindi. Ang pinamimilyonaryo mo, may-ari. O yun. Diba? So, maaari, bigyan ka ng konting discount. Discount lang. Pero yung kita nila, yung mga kita nilang ito, kita ng mga yan, eh hindi ka naman bibigyan. Bakit? Eh, customer ka, hindi ka naman kasali doon eh. Hindi ka naman kasali doon sa kanilang kumpanya. Bakit ka naman makikishare doon sa kanilang kita? 'Di ba? Who you? Sabi ni Airbnb, no? 'Di ba? Ganun lang 'yan eh. Eh pag ako sinabi niya, "Who you?" Ay, who you ka din. Mayroon kami. Ito. Mas malaki pa sa inyo sa Airbnb. Ito si Crowd1, no? Pero bago yes. tayo pupunta kay Crowd1, ito muna ang unique features niya. What does online business give? Ano ngayon, 'di ba? Tingnan po natin yung limang 'yan. Napakaganda po 'yan, ha. Big team strategy. Pag nasa online po tayo, pwede tayong, katulad ng ginagawa natin, grupo tayo, kahit saan-saan, magkakaroon tayo ng maraming grupo, malalaking grupo para pag-usapan ano ang magandang strategy. Diba? Kapag kayo, lahat ng mga kasama natin ngayon, ay mag-pay in o mag-join dito mamaya, no? Ay di pag-usapan na natin. Wow. O big team yan. O diba? Ano pa? Work at the computer without leaving home. Diba? O yung ganda ng pandemic pa man din. Sabi ko, maganda to. Imaginein mo, makakapaghanap buhay ka, magkakaroon ka ng opisina, ng business dyan sa bahay mo, bibigyan ka ni Crowd1 ng pagkakataon na gawin ang negosyo, basta mayroon ka lang gagawin. Mamaya yan, mamaya natin pasok yan. Napakaganda o magandang maganda ito? Magandang maganda. Oh, kailangan lang, pag may computer tayo, dapat may internet kasi online ito eh. May computer ka nga, wala ka internet. O di kaya patay-patay ang internet natin, paano yun? Yun ang palakasin natin. So kasi pag online at digital po ang ating business, kailangan po para kang nagtayo ng isang company na ayusin mo lahat, 'di ba? Parang si Sir Romel, nag-invest po ng millions 'yan sa kanyang maraming company nako.
hindi ko na po sasabihin sa iyo. Balang araw magsi-share yan sa atin dito. Kung nako, maiiyak po tayo diyan pag nag-share kay Sir Romel na yan, no? Nako, napaka-humble, napaka-bait, matulungin po yan, no? Hindi niya tinitingnan na siya yung pinakamayaman, hindi na po, no? Talagang matulungin yes. Yan. Kaya ako ay nagpapasalamat talaga kasama dito siya. Na-inspire ako dahil nandiyan po siya, no? Ano pa yung accessibility to everyone, di ba? Without restriction, di ba? O kahit naka-lockdown tayo, sige, lockdown nyo kami, walang problema. Diba? Kahit tuloy naman ang negosyo natin. Pwede naman tayong pumunta ng Dubai, di ba? Di ba? Yes. O, punta tayo ng Europe, o dito lang, kwentuhan tayo. Eh, katulad yan, kausap natin si Uncle sa Canada yan. Saan po ba kayo sa Canada, Uncle? Toronto? Ito sa Vancouver, malapit kami sa Vancouver. Vancouver. Mayroon tayong kasama dyan sa, ano, sa Australia ngayon, yung kanyang anak, no? Oh, grabe, international nga eh, no? So walang restriction. Pwede tayong mag-work sa bahay na gamit lang po itong ating application. Ano pa? Online training. Oh, ito maganda dito. May online training, no? Ongoing yung support palagi. Ang mga apply natin ay willing yan to help, no? Basta gusto mong gawin ito, marami pong gustong tumulong sa atin. Ano pa ang pinaka-dabis dito? Yung isa rin, no? Yung pinaka-huli, yung analytical thinking, yung pag-iisip natin. Alam mo, napaka-importante pala sa mga nagninegosyo at nangangarap, no, na medyo maka-answer. Kailangan po natin yung fundamental analysis, no, yung mga nangyari-nyari sa kapaligiran natin. So mahalaga na ang isipin natin, paano ba, ano ba ang pwedeng gawin? Yung ina-analyze mo ang mga pangyayari. Yun ang maganda dito sa online business, di ba? Yan yung mga, marami sana yan, kaya lang, lagpasan na natin yan, basta yan, ito na. Ito po si CrowdOne. Kung sinampol natin si Amazon, Uber, Airbnb, kapareho din po siya ito. Ito si CrowdOne, no? Nakita po ninyo sa kapaligiran niya, ito po yung third party, no? Or yung business partners na pumasok po kay CrowdOne. Okay. Bakit nila gustong pumasok kay CrowdOne? Why? Because 37 million na po members worldwide at pwede pa yung maging 100 million, sabi nila, by December. Yes. Sana itong mga kasama natin dito, masama na tayo doon, masama na po kayo sa 100 million na yan. Kasi pabulusok na po pa, ibabaw ito. No? Ano-ano ang mga naunang naniwala dito at nag-partner kay CrowdOne? Ito pong Mixer. Ano ba itong Mixer na to, Sir Dong? Ito yung online gaming platform, diba? Yung tinatawag din ng iba, e-sports or social gaming. Ito po, napakaganda to, no? Ito ay based po ito sa Australia, no? Mixer. The latest revolution within online mobile gaming, 'di ba? Maraming naglalaro, no? Eh imagine mo mga yung anak ko nga naglalaro pa lang, ilang taon naglalaro ng ML, no? Namamagan ng mata sa kalalaro, no? Ay sabi ko huwag ka na mag-ML. Dito ka na sa Mixer. 'Yon. Nung natuto sa Mixer, abi nanalo dalawang beses, no? Hindi pa nga lang dumarating. Oh, wow. Yung kanyang yes. Napanalunan ay air fryer. Alam mo nung tiningnan ko ang market value ng air fryer, nasa 11,000 yun. Sabi ko ba, serve ka na. Wow. Ka na. Pag dumating yun, pipicture namin yan. At yung isa, hindi ko alam kung magkano ang value. No? So, just imagine, wala pa naman, parang 2 weeks lang yata siya nang aral-aral yan. Sabi, may tournament kasi dyan eh. May mga live tournaments yan. Pero sabi ko, hindi ayaw ko dyan. Talo ako dyan. Hindi ako nananalo dyan. Yes. Kaya dito na lang ako sa pag-share. So, yan po. Ano pang next? Itong life trend. Nakikita niyo po ba yan? Ginagalaw ko yung mouse. Yung life trend, ito po yung kapareho ni Airbnb ni Trivago, no? Nakapagmahilig ka maglakwat sa, no? Mag pumunta around the world, no? Just imagine your online booking website, no? Ito 'yon. Kapag member ka ni CrowdOne, ibibigay 'yan sa iyo kasama 'yan. Exclusive prices for CrowdOne members over 2.5 million. Just imagine hotels na and holiday resort, no? Pwede mong pagpipilian. Ako si Romel, dito na tayo. Kikita pa tayo, nakakatulong pa tayo, no? Ngayon, nagbibigay po ito ng percent, no? From 10%, 50%, up to 80% ng, alam niyo po yung ating president dito, si Rani Barrientos, sabi niya. Ang tagal na siyang nakatira doon sa isang hotel sa Dubai. Bakit? 80% free, discount eh. So 20% lang pong binabayaran niya. Mas mahal para bumaya doon sa mga condominium. Kaya doon na lang sa hotel, mayroon pang nagsiserve. Na araw-araw pinapalitan para yung kanyang higaan, no? May tagalinis pa, libre na lahat. 20%. Pero depende po yan sa package na ating pong kukunin. Ano pa ang isa? Itong Mindu, no? Ito po yung e-learning, no? Kung si Amazon ay mayroong tinatawag na ano ba yon kanina? Yung
Basta may electronics din po sila, nakapareho niyan, ano? Nakalimutan ko na doon. Eh, hindi ko nabalikan yan. Basta ito po ay e-learning. Ito po yung magtuturo sa atin, no? Kung medyo gusto mong paano ba mag-entrepreneur, mayroon po yan dito. May mga training po. Marami po dyan module na pwedeng pakinggan. At kung gusto mong matuto pa sa ibang mga bagay, ito po ang kailangan natin. Kasama na rin po yan pag nag-member po kayo dito. Itong link me, alam po ba ninyo itong link me? Every link in one place. Ang sample po nito, doon sa atin po ngayon, dati, di ba dati marami tayong mga business card. Yan si Sir Romel, nagbibigay lang palagi ng business card. No? Masipag yan. House to house yan sa kanyang mga client. No? Namimigay po yan ng updated na kanilang business card. Sa business card po, nandun nakasulat ang kanilang telephone number, kanilang mga kung anong position nila, ano sila, ganun. Ngayon po, na-upgrade na po. Yan. Wala na po yan ngayon minsan bibigay. Dito na po tayo sa online. Lahat po ng iyong social media link, yung mga address mo, pinag-isa. Kasi kung marami ka, mayroon kang Facebook page, mayroon kang YouTube, mayroon kang Twitter, ano pa ba yan, yung Instagram, lahat na nasa iyo. Naku, eh, kung binigay mo yun sa isang presidente, napaka-busy, hindi niya mabuks na isa-isa yan. Sa link me, pag-iisahin niya na lang po. Pag-click niya, professional, nandun lahat ng mga information. Ganon. So, ganun po yung link me. Ganon, kaganda yan. Again, lahat po yan ay mga partners po, yan, business partners po yan ni Crowd1. Ano tong Epic Lotto? Ito lang yung Epic Lotto. Wala yan sa Pilipinas, no? Bawal po ito sa Pilipinas at sa ibang mga bansa. Kasi po ito yung mga mayayaman, dito po naglaro, yung mga online, ano ba tawag, casino po, no? Ito po yun, yung Epic Lotto. Pero again, ang good news niyan, dito nasasabihin ko sa inyo, after this presentation, no? Itong tribute naman ay nasa Nigeria po, no? Ito ay isang luxury lifestyle products within fragrance, no? Ilang mga babae, kaya mga yumamahalin po ito. Napakamahal ito, no? Ang mga pabango dito, no? So, grabe. Ito po ay sa Nigeria po lamang. Siyang nag-iisa ngayon na parang tangible. Kasi lahat po dito ay puro digital po ito. Ang mga napikita niyo po dito, ito po yung tinatawag nating digital products ni Crowd1. Maliban dito po. Ibig sabihin ng digital products ay hindi po natin nahahawakan. No, intangible po. Itong tangible, yung tribute. Ito ang nagpapukaw ng damdamin ko po, yung Planet IX o Planet 9. Grabe po ito. Itong Planet IX is a strategy game built upon a real estate, no, trading platform wherein a virtual planet players will buy, sell, trade, and develop picks. Yung para bang ito po yung copy image po to ng buong mundo, no, na magkakaroon po tayo ng virtual pagde-develop po yan, mamimili po tayo ng lupa virtually. Naku, marami pong namimili po diyan. Nagugulat ako. Pagka nagbenta po si Planet IX, no, hindi ay po inaabutan ng 30 minutes ubos po ang kanilang binibenta mga lupa diyan. Sabi ko, ha? Pati sa virtual, ang bibinta na rin pala ng mga lupa. Ganun. So parang sabi ko, paano ba yan? No? Exciting po ito. Grabe ito. Ang sabi po dito ng mga expert, no? Pero ako naman sa aking assessment, tama din. No? Bilang isang nakakaintindi ng NFT. Ito po yung NFT. Kung familiar po kayo kay Axie Infinity. No? Si Axie po, maliit lang po kung ikumpara dito. Pero yung platform na ginagamit is the same. NFT, non-tangible token. Yan po yung mga bago ngayon na mga platform na ginagamit para sa mga digital and mga cryptocurrency po, no? Yan po yan, ganyan. So magkakaroon po tayo dito ng ano pa? Play to earn. Oh, play to earn. Yes. Very exciting ito, no? Pwede kang kunyari nabili mo ang buong Dubai, tapos i-develop mo, lagyan mo ng mga building. Lagyan mo ng kuryente, electricity, water system, transportation system. Tapos ang laki niyan, tapos magkakapera ka. Grabe naman. Oh, yung nako. Sasunod na natin isa-isa niyan. May kanya-kanyang ano, kung kasi kung ubusin ko ng paliwanag sa inyo, baka maubusan ako ng oras, no? Basta exciting po ito at ang sabi nila magki-create po ito ng maraming millionaires. Nako, isa na tayo diyan. Nako, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Ano pang next? Ito yung malapit na pong i-launch, itong multi-wallet. Ito po yung state-of-the-art payment solutions. Bo, grabe. Pag sinabi natin multi-wallet, ay iba po, no? Kapareho ito ng coins.ph. Kung may GCash kayo, halos pareho yan. Kung may Binance, kung alam po ninyong Binance, Abra, at iba pang mga platform,
na mayroong mga wallet. Pero maganda po dito, multi-wallet. Kapag marami ka ng pita dito kay Crowd1, dito po papasok yan. Ngayon, kung may, kung nasa ibang bansa ka, nasa Europe ka, at mayroon kang kamag-anak na may multi-wallet, isang pindot lang, di na kailangan si Luwelier, di na kailangan si... Di ba kung marami ka, lalo kung marami kang company, ginamit mo ang multi-wallet, no? Madali ang transaction. Oh, wow. Wow ba yan? Maganda, di ba? Yes. Oh, madali ang payout at PA natin dito, mabilis. No, yun. Nako, abangan, no? Yung sinasabi nila dito ay next generation banking technology. Ako naniniwala ako. Kasi yan yes. Na po ang mga next natin generation. Lilipat na po tayo dyan. Di ba? Di ba ninyo papansin? May lupa na tayo sa virtual. Ay, naku, baka naman pumasok na tayo dyan. Ang kaiba lang dyan sa virtual, lalang tao, no? Sabi ko, pag nagkatao kayo yan, baka mahal na yan. Okay. So, samantalahin natin, napakamura pa ngayon ang lupa ngayon dyan sa Planet IX, no? 1 euro yata, isang ganun. O, ako, 5 euro lang, eh, na nabili ko, eh. Gusto ko nga mamili dyan, eh. No? Gusto kong bilhin ang buong Pilipinas para ibinta ko. Yan. Mayroon tayong buy and sell po dyan. Ito ang exciting, kaibigan ko, no, mga kasama ko dito ngayon sa Zoom meeting, no. Itong dalawang incoming na to, baka mapapawaw kayo dito, no. Ano bang mayroon diyan sa dalawang 'yan? May nakakaalam ba? Sa grupo dito? Social media? Hindi. Ito ang rumors lang naman 'to, no. Itong bago mag-end itong 2021, no. Ayon sa aking mahiwagang bubwit, no, na napakinggan, no. Mayroong papasok na entertainment and communication, no. Ano yung yes. Entertainment? Kung familiar po kayo dun sa Netflix, 'di ba? And Spotify, 'di ba? 'Di ba yung mga pelikula ngayon wala nang nanonood sa mga sinihan. Sa bahay na lang, no. Ang ganda kasi ng mga pelikula niyan sa Netflix, 'di ba? Ano, medyo hirap ako magbigkas, ah. Netflix, 'yan. And Spotify. Alam niyo po ba? Ang tawag daw diyan, ito naman ay rumors lang, no. Ang tawag po daw natin dito ay Crowdplex and Crowdify. Wow, magkakaroon tayo ng ganun. Pag member ka, nako, ano ba 'yan? Baka manonood na lang tayo. Ako, hindi natin makapag-business nito. So, sa madalit salita mga kaibigan, no. Lahat po ng mga ito na sa paligid ni Crowd1, sila po ang mga third party, no. Sila po yung business partners ni Crowd1. Na kung saan ang 50% and more, no, mayroong nagbibigay ng 50%, 60%, depende po sa arrangement nila kay Crowd1, ay ibinibigay po nila monthly to Crowd1. Just imagine, 50 to 60, sabihin na natin, to 70% of their profit or earnings ng kanilang company, pumupunta po yan monthly kay Crowd1. Kaya naman pala, madami palang sumasahod dito na masisipag na mga membro ng Crowd1. Bakit sila kumikita? Tingnan nyo ang numbers of members worldwide. 37 million. Saan ka pa? Oh, di ba? Napakadami, no? Ay, kalahati na lang, 50% ang gumamit. O, 20%, million pa rin yan. Ang dami pa din yan. So, my friend, lahat po yan ay binibigay po ang kanilang earnings, 50% and more, dito po kay Crowd1. Yan. Monthly po yun, ha? Hindi yun isang taon, ha? Monthly. Okay. Take ka muna. Bakit naman, brother, dong binibigay? Eh, tingnan natin kung saan pupunta yan. Okay. Yan ha, naintindihan nyo pa no, ng konti. Sana naman naintindihan nyo po ang aking mga pinagsasabi yes. Dito. Kasi ako, ina-excite, no? Kasi ito po yung, yan. Tingnan nyo po ha, bago tayo pupunta sa compensation plan, gusto ko lang muna ipakita sa inyo, saan ba bakit ba sabi ng mga apply natin ay kumikita na sila ng maganda-ganda rito? May kumikita ng 50,000, 100,000, iba-iba po depende sa magiging level nila, no? Ito pala ang nangyayari dito sa Crowd1, kay Crowd1, no? Yung 100%, ang 20% ng earnings nila ay kinukuha para sa running cost nila, yung pambayad sa kuryente, tubig, mga empleyado nila, sa lahat po na may opisina po ang Crowd1. Yun, 20%. Kitang-kita nyo, yan, natapis. Ang liit lang po. Sana punta yung 80%, yung unang 40%, ito po, back to Crowd1 network as long-term residual income. Later po, i-discuss ko yan sa pinakahuli po, no? So, ibig sabihin, ibinabalik ni Crowd1 ang 40% doon sa mga na-qualify na mga empleyado na gumagawa ng Crowd1. Saan ka nakakita nun? Yung sinasabi ko kanina, si Amazon, kahit bili ka ng bili, hindi magbibigay yun sa atin ng profit. Kaya ang tawag po dito sa atin ay, mayroon po tayong profit sharing po. Wow, kasama ka sa kumpanya, kasama ka eh. Okay.
Yung another 40% po, ito, di ba? Shared between all Crowd1 members pa rin po. So, ang dami po na talagang nabibigyan ng biyaya. So, ito po ay, ate, tandaan nyo po ha, yung 40%, saan galing yan? Doon po sa mga, sandali lang po. Saan na yun? Galing po yan dito ha, sa mga monthly nilang binibigay sa kita nila monthly. Dito ha, pumapasok po dyan. Ha? Para maging malinaw lang po tayo. Yan. So, ayan po ang pagkakahati-hati monthly. So, pero may requirements po yan. Hindi yan pagkasumali ka ngayon, meron ka ng 40%. May requirements para maabot natin yan. Kung gusto mo lang naman, gawin. Okay. Eto na. Gusto kong ipaalam sa inyo sa lahat ng mga masisipag at maabot nyo ang level na itinalaga para dyan. Mayroon pong pabuya. Yan. Sabi ko dito, will you join us? Akin lang po yan. Ha? No. Si Crowd1 kasi po ay napaka-generous sa kanyang mga masisipag na mga empleyado. Bibigyan po tayo, kapatid, ng 7 araw na libre para sumakay at maranasan ang pagiging isang royal o mayaman dito. 7 araw po yan, libre po yan. No? Crowd1 Luxury Cruise. Di ba? Marami yan. So marami na pong nakasakay dyan. Kaya lang po may requirements yan. Tingnan natin mamaya kung ano ang mga requirements para makasakay po tayo dyan ng libre. Wow, pinapangarap po na yan. Makakasakay tayo lahat dyan. Eto pa. Ito ba ang dream car natin and dream house? Ako, hindi ako tumitigil na nangangarap ng bahay para sa aking family. No? Gusto ko mabigyan, magkaroon kami ng tahanan para sa aking mga anak. No? At gusto ko rin kung magkaroon ng chance pa, ay magkaroon din ng sasakyan. Yan, di ba ang ganda? Sino bang gustong nangangarap na may ganitong bahay at sasakyan? Pakitype lang yan sa ating comment section. Pakisabi nyo, yes, gusto ko yan. Okay. Friends, kung nangangarap po tayo na magkaroon ng ganyan at gusto natin makasakay doon sa napakagandang barko na yun, na 7 araw, may requirements po yan. Mayroon po tayong gagawin. Kung ito po ang kasagutan ng ating mga panalangin, ay dapat po tayong tumugon. Aralin po natin ang negosyo. At kami po ay masaya na tutulungan at ipaalam sa inyo kung paano ang dapat natin gawin. Eto, maaaring ganito ang nasa isip mo ngayon. Nagtatanong ka, kapatid. O, may mga question ka na. Oo nga, Kuya Dong, ang ganda nga ng kumpanya, no? Imaginin mo yan, nasa bahay lang ako, pwede pala ako magnegosyo, pwede pala ako magtayo ng business, no? Na ako ang boss, ako ang walang mag-uutos sa akin, di ba? Yun lang, may mga partners tayo, dapat malaman natin kung paano tumatakbo, no? Paano tumatakbo ang negosyo natin. So, baka ganun ang tanong nyo. Tatlong tanong, may malaking tanong. Paano ba sumali dito? Paano ba, magkano ba ang aming pwedeng kumbaga, unang ilalabas dito para makasama at makatrabaho na tayo ng Crowd1? May idea ba kayo? Any idea? Kung magkano? Ang pwede nating puhunan? Mas mahal pa kumain ka sa malaking restaurant. Yes. Alam mo, may mga narinig ako, may mga napanood po ako sa YouTube na may mga, yung mga negosyante talaga na dahil nga nawala ng mga trabaho, marami nag-close na, just imagine kung ang business natin ngayon ay sinihan, di ba? Cheater. Ay bawal eh. O eh, 2 taon na pong walang kita yan. Nakasarado. O di walang kita. Naku, wala nang ano, pati yung mga staff doon, empleyado, wala nang kinita. Buti na lang, hindi tayo doon na linya, no? Pero kawawa po, marami talagang nawalan ng trabaho. Dito, sabi ng iba, ay panggasolina lang ng iba yan, yung puhunan, no? Pangmirinda lang nila yan. Pero sa atin kasi, medyo nalalakihan din tayo. Pero tingnan natin, buksan ko na nga. Ito yung mga tanong nyo sa isip ninyo. Ito na, pakita ko na. Yan. Itong una, white code. Oh, 109 euro lang po ito, no? Ano-ano mga kasama dyan sa 109 euro? Kasama na po yung Mixter kanina, yung online gaming platform. 12 months na membership po yan. 12 buwan kayo na maglalaro at kung 1 buwan ay nananalo kayo, ay nako, sobra bawi na dito sa 109. Diba? Ano pa, yung Mindo, yung maitutulong sa atin, maituturo sa atin ng e-learning na ito, hindi po kayang bayaran yan ng 109. No? Yung matutunan mo dito. Ay, ito namang life friend, yung hotel booking natin, ay kung madaras ka nag, ano, pwede mong gawing negosyo, pwede mong i-share ito sa mga kaibigan mo na mahilig mag-travel, di ba? Mag-booking ng mga hotel. O, ibigay mo yan, may kita ka na.
kumita ng crowd bond, kumita ka pa. Nakatulong ka pa, may discount pa. Wow, no. Sa bawat isa na 'yan, mayroon pong business points na nakaakibat. 55 points po dito sa white. 'Yan. So ang crowd bond, talagang naggumawa siya ng sistema na pwede lahat kayang gawin natin. So ang black package po naman ay 299 ng total value na makukuha natin ay euro pala to, 1252 euro. Ano-ano mga kasama yan? Mixture, Mindu, Lifetrend, and Planet IX na gustong-gusto ko sa lahat. At mayroon pang plus 6,000 loyalty points. No, doon sa white pala ay mayroon kang 5,000 loyalty points. Naku, ano magagamit din po natin yung loyalty points? Parang sa SM advantage lang yan. So ang gold naman ay 799 na ang total value na makukuha natin dito ay 1,783. No? Kung sa peso natin yan, 48,000. Yung black ay 18,000 pesos, no? Ang value na sa peso, no? Ano-ano mga kasama diyan? Ayan po, Mixter, Mindu, Lifetrend, Linkme, Planet IX, pero mataas na po ang kanyang binigay na loyalty points, 7,500, at mayroon siyang business points na 400. Yun, ganda ng negosyong ito. Pero kung medyo naliliit lang ka diyan, dito ka sa Titanium. Magkano ang Titanium? 2,499. Ang total value po niyan, 2,667. Ano-ano mga kasama niyan? Include kasama na po itong Mixter, Mindu, Lifetrend, Linkme, Sumi. Yan, hindi po pala nasama ko kanina yung Sumi. Next time na lang. At Planet IX. Pero ho, mataas ang loyalty points na ibibigay sa iyo ni Crowd1. 15,000. At ang business points, 1,250 ang business points na ibibigay dito. Mayroon pang mas mataas po dyan. No? Kung naliliitan pa kayo dyan sa 2,499, ay dito siguro medyo okay to, bagay na bagay to kay Sir Romel. Titanium Pro, 240,000. No? Kaya lang, limited edition po ito ha. Mamaya, sasabihin ko po sa inyo ang promo, baka ma-excite po kayo ha. Mamaya, sasabihin ko sa inyo, may promo po. Habulin nyo na po hanggang October 16 lang po yan. Ah, 15 o 16 lang po yata. No? Salit na magbayad po kayo ng ganyang kalaki ng 240, magugulat po kayo. Makakadiscount po kayo ng 160,000 pesos. No? Doon sa iyong discount, mamaya na po. Magkano ang loyalty points? 30,000. Magkano naman ang business points? 2,000. Yan po ang powerful starter packages. Yan po, pwede na po tayo mamili at para masimulan na natin ang negosyo. Kasi po, ito po yung magbibigay sa atin ng chance, no, para makapasok po tayo doon sa Crowd1, sa mga businesses na sa loob ng Crowd1. Ito po yung susi. Muna, yan ang mga key. Kung hindi po kayo kukuha niyan, ay hindi kayo makakapasok doon sa Crowd1. Hindi kayo makakapag-business. Ang ano po ba dyan ay para bang nanonood lang po tayo sa isang PBA basketball, di ba? Sino ba nakakapanood dito ng PBA? O NBA na lang, medyo malaki-laki. O yung mga nanonood ng basketball, di ba? Sino ba yung mga nagbabayad doon, di ba? Yung mga tayo, yung mga nanonood. O sino yung binabayar natin? O yung mga naglalaro, nagbabasketball. Ang lalaki ng mga kontrata noon, di ba? Nag-i-enjoy na sila, kumikita pa sila. Tayo naman, bayad ng bayad, di ba? Ano ba gusto natin? Titingin lang o maging player na rin tayo? Ipapasa natin ang bola sa iyo. Kung gusto mong saluin yan, pagtutulungan natin na abutin ang mga pangarap natin. Okay, next. Siyempre naman, ito na tayo sa compensation. Mayroon na nga ganyan. Paano naman kikita dyan, Brother Dong? Paano naman kumikita tayo dyan? Mababawi ko ba agad dyan? Alam naman tayo. Pagka may ganitong figures, may nagsasabi, ang laki naman niya. Oh, di ba? Pero sa totoo lang, marami na tayong 6,600 na nauubos, di ba? Di ba? May marami na tayong naaaksaya, pero sa negosyo, wala tayong binibigay. Nalulak yun sa 6,000. Pero hindi mo makita talaga yan para sa mga katulad natin, namin, na ang sahod ay minimum lang. Okay. Ito na po, ang maganda. Compensation plan na po tayo. Oh, walang kukurap. Mag-take down po kayo, ha? Para mas mabilis tayo. Anong oras na ba? Naka 30 minutes na ba ako? Alright, malapit na po tayo. Yan. Paano ba kumikita yan, Brother Dong? So mayroon po tayong ways to earn. Itong una, loyalty program. Paano ba? Sales bonus, active user pool, fear of loss, crowd bonus, or binary, may matching bonus, and residual income. Alam niyo po, lahat yan magaganda. Pero marami po talaga naghahangad dito kaya nagsisikap at nagtsatsaga at talagang ginagawa ang negosyo ng tudo-tudo dahil sa
crowd bonus na ito, sa matching bonus, at saka itong residual bonus o residual income. Ano po ba yung loyalty program na yan? Yan. Loyalty program, yun po yung reward long term engagement, reward activity, and reward loyalty. No? It can be used as part of the payment tool in C-Store. Mayroon po kasi tayong, pag, di ba, pag may back office na po tayo sa ating mga cellphone, mayroon po tayong pipindutin doon. May mga parang, yun yun, may nakalagay doon, C-Store. Pwede po natin yan pang renew, pang bili ng mga products po dyan sa loob ni Crowd1. So, pwede rin po natin pag nakaipon po kayo ng ano, ng maraming points, no? Pwede po natin ipangbayad yan sa hotel. So, ibig sabihin, na partner po ni LifeTrends, ha? Hindi yung partner ni Airbnb. Dapat yung partner po ni Life Trend na hotel and cars, no, pwede natin pang bayad yun. Kunyari, marami po tayong naipon. Lumaki ng lumaki. O yun, pwede po natin gamitin yan sa ating sa pagpambayad po natin sa mga hotels booking natin. Ano pa? Activity streamline. Be active in your account and earn loyalty points. O yun, mag-active lang po tayo everyday. Magkakaroon po tayo doon. Mayroon po tayong i-claim doon na points everyday. So, ipunin na po natin yun. Marami po yun. So we will discuss that siguro sa mga susunod po, no. Ano naman yung sales bonus? It is a commission paid to a member who referred a customer who makes a purchase of product or service provided by third party. Maganda rin po ito, no. Every time na mag-refer po kayo ng customer dito na gagamitin ang mga products, no. Mayroon po kayong 50%, 5% of product profit margin. So maganda po itong sales bonus, no. Dagdag din po ito, ha. Iba po ito, ha, doon sa ibang mga, ito po ay sales bonus lang po ito. Pwede po tayong kumita dito sa sales bonus. Ano pa ang susunod? Yung active user poll. Diba? It is a bonus wherein the commission that Crowd1 receives on sales and any third-party products and services will be divided into the category of a pool and will be shared to qualified members every quarter. Ayun ko, pag mababago na po yata ito, no? Pero totoo po ito na talagang kailangan may ma-qualified po tayo para magkaroon po tayo dito ng share. Yan. Ano pa? Ito ang pinakamaganda. Mayroon tayong FOL o yung Fear of Loss na program. Sabi ni Crowd1, okay, parang ang tawag po namin dito is iwas scam. Yung takot ka na mawala ang iyong capital. Yan, laki nga naman yan. 6,600, 18,000, 47,000, 150,000, 250,000. 40,000. Ang laki din yan, ha? Naku, baka kung may scam, di ba? O ito, pwede natin gawin, no? Para kung nagdududa po tayo. Mayroon pong programa, si Crowd1, na sige, bigyan kita ng challenge, 14 days challenge, no? Kapag ka nakadala ka ng apat na maniwala, na gawing negosyo din ang Crowd1, ito po yung tawag namin dito ay yung it is a quick start motivational bonus, no? Ibig sabihin, gusto nating bawiin agad yung puhunan natin, yung pinangsali natin. Para naman, medyo hayahay ka na, uy, nabawi ko ng 240,000 ko, di ba? In 14 days. Kailangan lang natin apat. Okay, okay. So, yan yung parang, para lang ROI sa mga negosyo, di ba? Just imagine 14 days, sa negosyo natin sa traditional business natin, hindi natin makuha minsan yan, 14 days, no? Matagal. Months or years. No? Depende sa magiging negosyo natin. Ito ang sample niya. Yan. Kunyari, ikaw yan ngayon. Focus muna tayo sa white. Ito, sa white package. Ang white package is, teka muna, medyo mayroong, tambay yung medyo maingay. Pakimute mo muna yung, yan. Okay. So, ito pong white package, dito muna tayo sa pinakamababa, no? 6,600 pesos. Yan po yun, ha? Para maano po natin, ma-hit natin itong 14 days challenge, kailangan the moment na nag-sign in ka, no, nag-sign up ka ngayon, ngayong gabi, no? Dapat bukas magsimula na ang counter mo. One day na yun, agad yung bukas, one day. So, kailangan 14 days, ha? 14 days, ha? Sabi ng company, bibalik ko sa iyo kung ano ang pinangsali mo, ibabalik namin yan basta ma-hit mo itong 14 days, apat katao. Ngayon, tuturuan po namin kayo ng pinaka-the best na position po dito. Mahalaga po ang positioning. So, ikaw yan, naglagay ka ngayon ng ito yung kanan mo, kailangan mo lang dito ay mayroon kang left and right group, no? So, unahin mo sa left or sa right. Bahala ka na. O inuna mo sa
Siyempre, lagyan mo ng gitna yan. So, lalagyan mo ng kanan. Una, sa kanan mo nilagay. Okay. Yan, nahanap mo si Mary. Yan, si Mary. O pwede yung, ano, yung misis mo, parang sa akin. Ako yan. Inuna ko yung misis ko kasi gusto ko na kapag kumita din siya. Gusto ko tulungan kong ang family members ko na kumita din po siya. So, nilagay ko dito. O, ang misis ko, halimbawa lang. Tapos, nag-iisip pang misis ko hanggang ngayon, wala pa yata na naman naniwala sa kanya. Inunahan ko na, siyempre, naghahabol ako ng 14 days eh. Apat yan eh, may isa na ako. So, nilagyan ko na, dapat kayo po ang directly sponsor ha, kayo po yung sponsor niya ha. Inunahan ko na, nilagyan ko siya sa kanyang kanan. Ayan, si Mr. Pogi, halimbawa. Kayo din dapat ang directly sponsor. Doon nakadalawa ka na. O, isang linggo pa lang yan, no? Hindi pa umabot ng 14 days. So, nag-iisip pa rin siya. Habang nag-iisip pa rin siya, nilagyan mo sa kanan. Nagulat siya, oh, pagising ng dalawang araw, tatlong araw, mayroon na sa kanan niya at sa kaliwa. Sino naglagay niyan? Yun, ako pa rin, halimbawa. Yan. So, mayroon ka ng tatlo o isa na lang ang iyong kukunin, maibabalik na sa iyo ang iyong capital. Yun po yung challenge dito, ha? So, lalagay mo ngayon, wag na dito, lagay mo na doon sa kabila para magkaroon ng left group ka na po. Ikaw din dapat ang directly sponsored niyan. Okay? So, ganyang scenario, apat yan, white code po ang kinuha natin na nagkakahalaga ng 6,600, ibabalik sa iyo ng company white gift code na nagkakahalaga ng 6,600 pesos or 109 euro. By the way, ang kitaan po pala natin dito ay euro. No? Sabi ko, ah, kahit pala sa Pilipinas lang ako nagtatrabaho, euro pala ang kita ko dito. Hindi na pala ako kailangan pumunta ng UK, ng Europe, no? Para kumita ng euro. Kahit dito lang pala tayo sa Pilipinas, pwede tayong kumita ng euro. Wow, ha? Social yan. So, ayaw kong palalagpasin yan. Yan po, yun ang example, no? Marami po naka-hit dito ng fear of loss. Katulad po ng downline namin na si Harold, na-hit niya po yung apat, no? Bago sumapit ang 14 na araw, na-hit niya. Mayroon na po siyang nabawi niyang kanyang 6,600. May kita pa po. Kasi mayroon pong binary tayo dyan, later on. Ipapaalam ko po sa inyo. Magkano yung additional niyan na kita. Ito po ay one time lang po, ha? Ngayon, kung hindi po ninyo naabot yung 14 days, tatlo lang, nanatiling tatlo, ay mawala na po yung fear of loss kasi yun ang challenge, eh, no? So, kailangan sikapin natin na magkaroon tayo ng apat talaga. Ngayon, kung hindi naman talaga kaya, ay huwag malungkot kasi tulungan nyo lang po ito na lumalim ng lumalim ang ano, tulungan nyo na lang po yung mga group natin para ho darating ang time talaga namang maaabot naman. Okay, dalawa-dalawa lang, dalawa ngayon, dalawa sa sunod na buwan. Alam nyo po ba na pag na-perfect yung dalawa hanggang isang taon po, makukuha niyo po 11 months ang first million po ninyo. Pero pag ito po ang ginawa natin, tinuruan po natin yan, wala pang kunyari isang linggo na hit mo na agad yan, baka 3 months lang po, no? 3 months lang po hanggang 4 months, baka mahawakan na po natin ang first million sa ating buhay. Okay, ito pong next hampon natin. Sa bawat naniwala na kayo na nag-join, no? Hindi lang nakikinig, talagang ginawa ang negosyo, mayroon po yung 55 points, di ba, na pag white code ka lang o white package ang kinuha natin is 55 business points ang bibigay. Yan ang pera po yan, ha. Ngayon, dito sa kabila, 55 din, basta ikaw yung naglagay niyan. Yan, 55 po yan. Pag pinagsama-sama natin lahat yan, ay mayroon po yung kabuuan na 220 business points. Right? So, i-divide lang po natin to sa 10 para makuha natin kung ilang euro yon. So, 22 euro times 60 pesos, mayroon kang 1,320. Dagdag po doon sa yung 6,600. Pero mamaya po yun sa binary natin pag-usapan. Pinakita ko lang na sa unang apat ninyo pala, mayroon ka ng kita na dagdag 1,320. Okay. Next, what if ang napaniwala mo in 14 days ay puro black? Ayaw ko yung white. Sabi, maliit naman yan. Gusto ko yung black. So, ang black po, pag yan po ang nakuha ninyo sa isang bago dumating po ang 14 days na yan, ibabalik po sa inyo ni Crowd1 ang 18,000 pesos. No? Just imagine, magkano puhunan mo. Eh, black kasi ang napaniwala mo. Yun ang ibibigay sa iyo. Ay, what if, pag gold, ang napaniwala mo, apat na gold. Ayaw ko yung black, sabi niya, gold gusto ko. Ang ibibigay sa iyo ni Crowd1, plus mayroon pa yung binary dyan, ay 47
1,900. Ang pinag-usapan po natin yung one time po na fair of loss po ha, para malinaw po sa inyo. 47,900. Parang 48 po to, no? Depende po sa palitan. 47 to 48,000 po 'yan ibibigay sa iyo ni Crowd1. Ay paano naman kung titanium? Ayan po. Kung ano ang halaga ni titanium na ano kung apat 'yan, 150,000 po ang ibibigay sa inyo ni Crowd1. 'Di ba? Napakaganda ng negosyo. Mayroon pa 'yang pagganon-ganon mamaya ituturo natin 'yan sa inyo, yung binary niya. So, pagka titanium pro naman, ay mas malaki. Nako, kung apat 'yan sila na titanium pro, bawing-bawi na ko makano lang puhunan mo diyan kapatid. Ngayon, ay balik tayo. Kung nagkataon na mayroong parang assorted, mayroong gold, may black. Kung ano po ang pinakamababa, yun po yung gift code na ibibigay po sa inyo. Hindi po yung gold. Ibig sabihin, kung may nakasali dito na black, yung pang black lang po ng gift code ang ibibigay sa inyo. Yon. Pero anyway, malaki pa din. So next, ito naman po yung maganda dito sa Crowd1. No? Tapos na po tayo dun sa fair of loss. Kailangan po ma-hit natin yan 14 days. Otherwise, hindi po natin makukuha, maibabalik sa atin yung ating capital, no? Kailangan niyan diyan, makita po 'yan. Makita po 'yan. Mamaya natin i-discuss. Pero sa ang ano namin po dito, no? Ang aming pag-encourage po sa atin, kung gusto po natin mabawi talaga yung ROI natin para iwas nga tayo dun sa sinasabi nila na scam. Hindi naman 'to scam, pero gusto lang natin mabawi ang ROI natin. Sikapin po natin in 14 days, no? Makaapat tayo. 'Yan. Okay, itong po maganda. Crowd bonus o yung binary, no? Pag white po yung ano natin, di ba ang halaga ay 6,600 at mayroon pong 55 points yan na kakibat, no? Sa bawat package na yan. Ito po ang nangyari yan. Ikaw yan, mayroon kang left and right. So, ayan po, naglagay ka dyan ng isa, mayroon siyang 55 points, business points. Naglagay ka sa kabila, mayroon din another 55 business points. Pag white po yan, ha? Pag white. Pagka mataas po yung packets na nilagay natin dyan, iba po ang usapan. Focus muna po tayo sa white lang kasi yun ang mas madali nating maintindihan. Mas mura lang muna. Kasi pagka malalaki, mukhang mahirapan tayo mag-compute. Dito lang tayo sa mga maliliit na muna. Okay, so yan. So pag pinagsama yan, 110 business points, i-divide mo yan sa, yan po yung divided by 10 para makuha natin kung ilang euro yan. So 11 euro yan. So ang kitaan po natin yan, ang kikitain mo dyan kapatid, kung ganyan lang ang nakaya natin, ay 660 pesos ba? Not bad, di ba? Saan ka nakakita? 660, diyan ka lang sa bahay. Di ba? Yan po yan ang computation yan, 110 business points, divided by po natin sa 10 para makuha natin kung ilang euro ang ibibigay sa ng company. Yan, 11 times 60 pesos, kung magkano ang palitan, 660. Alright. Next! Ito po ang tinatawag namin, ha? 1:1 ratio. Sa ibang company po kasi, kailangan may bangga-bangga po yan, no? Yung binary, yung kailangan pag marami na dito, dito wala. So, ibig sabihin, maghihintay pa ng katapat. Dito po, sa Crowd1, kakaiba po, no? Mayroon po kaming tinatawag na 1:1 ratio. By the way, yung pong 110 business points natin, mayroon po yung 30%. Ito times mo natin yan sa 30% para sa rank up. Di ba? Nagra-rank up. Magkakaroon kasi ng ranking po tayo dito para ma-qualified po tayo dun sa mga sa bawat level po, no? Mamaya i-explain po natin. So may rank up po dito, no, na 30%. So magiging 143 business points rank up po 'yun sa iyo. Pero pag ang computin natin, dito lang tayo sa euro, magkano kita mo dito? Sa rank up po mapupunta ito. Okay. Sa iyong network level po. Next, ito po yung maganda dito sa Crowd1, no? Meron tayong 1:1, ito naman 1:2 ratio. Limbawa, mayroon kang left and right. Mayroon ka dito na sa left na isa, may isa ka dito na kayo po ang directly sponsor. Pero dito sa baba ng isa, ni A, ay naglagay ng CC. Yan po ang nangyari. Hindi na ikaw naglagay niyan, kundi si, ay ulit, bumalik. Si ano po, si CA ang naglagay dito kay C. So meaning, mabibilang pa rin niya na 1:2 ratio. Bilang pa rin po sa iyo yan. Si A, wala pa. Wala pang katapat dito. So, ibig sabihin, yan po yung 1:2 ratio. So, 55 points plus 55 points plus 55 points equals 165 business points. Yan po ang pwede mong kitain. Yan, kapatid. Ang rank up, mas malaki. 214.5 business point rank up dun sa iyong network level. Para mataas yung mabilis pag-rank up natin. Maganda ba ang negosyo ito? Pero itong pinaka talagang gusto ng marami. Itong
1:3 ratio. Kaya tinuturo natin yung tamang positioning. Kaya doon sa umpisa pa lang, sa fear of loss natin, ay ganito pang position, no? Kaya lang, pagdating na malalim, lumalim na po yung network natin dyan, ay wala natin pakialam yan. Bahala na kung ganun-ganun yan, maglalagay yan, hindi na natin malaman po yan. Okay? So, ganyan po yung pinakamagandang position po, no? Pag 1:3 ratio. Hindi na po maghintay ng katapat dito yan, no? Babanggain na po yan. As long as na mayroon kang A and B na direct po sa iyo, ha? Mayroon kayong right and left directly sponsored para ma-unlock po natin, para ma-unlock mo po itong area na to, that's the time na magbabasa siya ng 1:3 ratio. Yan ang maganda. Wala po yan sa ibang company, no? Ng mga sinalihan ko. Dito lang yan po sa Crowd1. Kaya napaka-generous po ng Crowd1. So ngayon po, ang CND na yan ay si A po ang nakapaglagay po dyan. Hindi na po ito, no? So pag binilang mo po lahat yan, 220 business points, yan po yung halaga ay 1,320. Kaya dagdag mo dun sa 6,000, kung na-hit mo po yung fair of loss na yon, 6,600 plus 1,320, yun po yung kita nyo sa unang apat ninyo. Maganda, di ba? Tapos mayroon ka pang rank up na 30% na business points. Ang ganda ng business na ito. Alright. Moving on sa sunod. Ito yung pinakamaganda na hindi naintindihan ng iba. Dito po, marami po talaga pala kinikita. Ito po ay iba pa pong kitaan ito, ha, mga kapatid. Balik tayo dito po sa binary po natin. Hindi lang po ganyan ang apat, ha. Pinakita lang natin na model ito. Pero infinite po ito. Walang katapusan po pababa yan. Every time na mayroong, halimbawa, ito strong leg nyo po. Itong right. Nagtrabaho si C, no? Nagtrabaho, dumami, naging 1,000 ang kanyang dito, no? So ito yung strong leg mo, yung right. Ngayon, every time na maglalagay po kayo dito sa left, no? Sa left, ay magbabangga po yan ng 3 doon. Ganun yun. Ito, maghihintay din, no? Ganun po ang ano to, yung binary po, no? So, sa sunod, i-explain po ng ating mga upline yan. Pero ito po ay walang katapusan. Hanggang baba-baba po yan. Kung gaano kabilis ang pagdami dito, ito po ay yung parang money machine na rin po ito, no? Pag malalim na po ang grupo nyo dito sa left, malalim na po ang grupo nyo sa right, ay naku po, talaga namang yan po ang pinakamalaking blessing natin ngayon. So next, itong matching bonus ay iba po to dun sa ano, ha, sa crowd bonus o sa binary. Ito naman po, kung white po package kayo ang nakuha nyo ngayon, mayroon pong 5 dapat kayo na requirements, na may requirements mo dito, dapat mayroon kayong 5 directly, personally sponsored. 5 dapat po, no? Kayo mismo ang sponsor. Yan, ganyan. 1, 2, 3, 4, 5. Diyan po gagana ang 10% na bonus, no? Kunyari, kumikita po ito, no? Sa kita nila, maliit man o malaki yan, bibigyan ka ni Crowd1 automatically ng 10% para dun sa iyo. Kaya pala, ang mga upline dito ay ang dami talagang kinikita, no? So, dito po, pala sa 5 na to, pwede na po kayong kumita ng 10%. What if nagkaroon ng gusto mo mas marami na, dumami na yung directs mo, eh hindi ka pa rin, hanggang 5 ka lang. Kasi kahit dumami ang directs mo, kung hindi ka nag-upgrade to black, kailangan nyo po mag-upgrade para ma-qualify po kayo dun sa next level. Itong next level na po ito, second level, yung una, first level, ito, second level po, hanggang third level, ang black. Kailangan po, mayroon kayong 15 directs po pag black po kayo. Ngayon, good news po ngayon, ha, sa mga nakaabot po ng promo, pagka ang kinuha po natin ngayon, ha, na package ay white, ibibigay po sa inyo ng company ni Crowd1 ay black na po kayo. Magiging automatic black po ang inyo pong category, yung level ninyo, no? Pero hindi tataas yung kanyang pera na 6,600, yun po yung kanyang category lang, naging black na po kayo. Kung ano yung kayang gawin ni black, yun na po yung inyong makukuha. Kaya lang, dito sa matching bonus nga po, nangangailangan po ito ng qualification. Kailangan po natin ng 15 directs. Kayo po mismo yung sponsor. Doesn't matter kahit saan po nakalagay yan, ang system naman po nakakaalam yan. Kunyari, meron kayo dun sa kabila na 10, sa kabila ay 5, sa left ninyo ay 5, sa right ninyo ay 10. Basta 15 na kayo po talaga ang directly o personally sponsored. Kayo po yung nag-introduce sa kanya. At yan po, no? So ngayon,
Yan po ang makukuha mo. 10%, 10%, 10% hanggang third level po yan. Naku, eh, kahit malaki, maliit po yan sa mga yan, mayroon po kayong 10% sa kita nila. Okay? Hindi na po kayo ang ano niyan, hindi na po kayo ang sponsored niyan, ah. Iba na po, no? Ang sa inyo lang po ay nagdagdag lang po kayo kung saan yung nilagay ang yung 15%. Lahat po diyan basta sa label na yan 1 2 3 ay mayroon po kayong 10%. Ganda ba? Maganda 'to. Marami pong kumikita dito. Next, paano naman kung gold ka? Yan, gold. Ito po yung gold, no? Level 4. O, eh, kailangan natin, may requirements din. Hanggang fourth level po, dapat makuha natin ang 10%. Kailangan, i-upgrade po natin yung ating block to gold para makuha po natin, makwalify po tayo dito sa level 4. Kailangan po, ay dagdagan nyo ng 5, magpa-plus lang po kayo ng 5, personally sponsored. Kahit saan nyo po yan ilagay, basta kayo po ang sponsored. O, eh, paano naman? Ito ay parang kanina, parang baso-baso lang yung kita doon sa level 1. Tapos sa sunod, parang timba, no? Medyo malaki-laki sa baso. Ito naman ay parang banyera na. Ano ba salita sa basta banyera, medyo malaki na doon. Eh kung gusto mo na drum-drum, ay dito tayo sa fifth level. No? Yan yon. So mayroon tayong tinatawag na fifth level matching bonus po. No? Ito po yung kung gusto po natin na lahat ng level na yan hanggang fifth level ay makuha natin, kailangan po mag-upgrade tayo to titanium. Okay? At kakibat niyan yung requirements na dagdag ng 5 personal ay personally sponsored. So all in all, kailangan niyo po 25 na direct. Ngayon, kailangan niyo rin magpa-upgrade ng inyong package. Ngayon, kung nauna ka na, para iwas ka na dun sa level up ng package, eh di bumili ka na ngayon ng titanium saka titanium pro. O ang problemahin na lang natin, yung paramihin yung direct. Makukuha na natin yung 10% hanggang 5th level niyan. Maganda po ba ang business natin, Uncle Chito? Nakamute pa, nakamute yata, nakamute. Magandang maganda okay, po okay ba? Okay na okay, pinsan. Okay na okay. Ay, naku. Yan, naku, kala ko ako na lang natitira dito. May nakikinig pa ba diyan? Nandito kami, huwag kang mag-alala. Nandito kami. Ah, nandiyan pa ba kayo? Okay. Na-enjoy ko eh. Na-enjoy ko habang nagsasalita ako dito, parang gusto ko nang kunin lahat ito. Para bumilis ang pag ano natin, pag-unlad, no? Ito pa. Ito talaga ang panghuli, no? Yung tinatawag nating long-term residual bonus. Nako, ito 'yon. Ito yung pinapangarap ng karamihan dito, yung maging team leader 1, team leader 2, 3. Itong ranking po to, rank up po ito. Kung pansinin niyo po, mayroon tayong mga may binibigay po sa atin na points, 'di ba? Loyalty points and business points, 'di ba? Ito po 'yon, no? Kailangan mayroon po tayong ganyan po, no? Praise God, one month and one week. Naku, nabiyayaan po ako ng team leader 1. Palakpakan niyo naman ako. Naging team leader 1 ako. Yan. Thank you, Lord. Parang ano, di ba? Team leader 1 ako. Sabi ko, wow. Part-time yan. Ha? Part-time lang po natin ginagawa. No? So, qualified na po tayo. Kaya lang, okay, parang may maingay, oh. Muna, hindi ko marinig yan. Ipag-mute yan. Yan. Yan, okay. Kaya lang, ganito po yan. Ano? Halimbawa, sa isang buwan po ay every 15 po pala ang sahuran dito sa residual income na ito. No? Sa long-term residual income o bonus. Ito po ay pang ilan to sa income natin. Iba pa yung binary, iba yung fair of loss, iba po yung matching bonus. Iba pa po ito. Iba pa yung sales bonus. Marami pong bonus dito, no? Kahit hindi Pasko, may ang crowd one, nagbibigay na ang bonus. So dito po, marami po talagang nagsasabi na napakaganda. Ito po ang pinapangarap ng karamihan. Kasi ito, ang tawag ng iba dito, pension, parang SSS pension. Kaya lang late naman ang SSS. Dito malalaki, no? Mayroon silang tinatanggap na 100,000, 200,000, hanggang pataas. Depende po sa iyong rank. Okay. Paano ba ma-qualify dyan, Brother Dong? Okay. May mga requirements po tayo diyan. 'Di ba? Kapag marami ka ng group, pararamihin po natin 'yan, kailangan mayroon kang 'di ba? Ipo-promote natin si Crowd One, yung mga negosyo ni Crowd One, yung mga products ni Crowd One. Alam nga naman tayo-tayo lang nakakaalam nito. Kailangan natin i-share ito sa iba para sila din ay mag-business. So, dahil kunyari
example lang, no? Mayroong ibinigay si Crowd1 galing doon sa, kung napansin nyo po, yung 40% na shares na monthly na, na ito, i-ano ko na lang, ito. Ito, di ba, yung 40%, no? Dito po yan. Kunyari, nasa level na ito, sa lahat ng team leader 1, ay mayroong 1 million euros, no? Kaya lang, 1 million din kayo na member na naghahati-hati dito. So, ang labas, tigo 1 euro kayo, no? 60 pesos, at least may 60 pesos, no? Monthly na po, may 60 pesos po papasok sa bangko nyo, sa iyong account. Sabi mo, ay, ayoko ng 60, maliit eh. O, palakihin natin, kailangan maging team leader 2 ka hanggang team leader 3. Hanggang tumataas na tumataas po yan, no? Tumataas din po ang iyong pwedeng earnings dito. Monthly po, ha? Every 15th of the month, binibigay yan. Ngayon, kailangan din po, para ma-qualify tayo, para yung climb, pag-akyat natin ng ladder na ito, network level, kailangan po ay, mayroon din po tayong ginagawa dito, no? 3 activity points, no? Yung mixer, live stream. Dapat, tinatangkilik din po natin yung mga produkto dito ni Crowd1. At least, 3 lang naman, napakaliit lang yun, no? Ito ngayon ang pinapangarap ng karamihan, no? Pag ikaw naging team leader 1, kailangan mo maging 2, 3. Tapos sunod yan, coordinator 1, star, 2, star, hanggang 3 star. Ngayon, siyempre hindi ka titigil yan kasi medyo naliliitan ka pa rin ng income mo eh. Pagdating mo sa manager 1 star, manager 2 star, yung number 9 na yan, manager 3 star po yan, no? Wow, medyo pag-god yan, isang kimbot na lang, maaabot mo na ang director 1. Ito, pinapangarap namin to na maging director 1, no? Paano ang qualification naman yan? Para ma-qualify po tayo para maging director in higher level, kailangan po natin mag-rank up po no, ng package natin. Pag white package ka lang, o black package ka lang, or gold package ka lang, hanggang dito lang po yun, hindi ka makapasok doon. Kahit na marami ka pong direct, o marami na pong grupo sa iyong left and right, kailangan po natin maging titanium package po tayo. No? At mayroon dapat po tayo na 25 directly sponsored na kayo mismo. Yun po ang requirements. Pero imagine mo pag dito na marami na po tayo niyan, no? Kaya isa po sa reward na binibigay ni incentive po na binibigay ni Crowd1 pag nandito na to sa letter D, no? Parang dong sa D director, yun na po, no? Mabibigyan na po tayo ng incentive na 7 araw po. Mamaya pakita natin. Lahat po ng director level mayroon pong rewards, incentive po binibigay si Crowd1. Very generous nga po ito si Crowd1. Kaya marami po ang nangangarap na gawin at nagsisipag po para mag-rank up po. No? Sa susunod po nating mga discussion, ipapaliwanag po yan ng ating ng iba pang mga pwedeng magpaliwanag. Sa ngayon, dahil first time ko, ito po yung aking may share muna po sa inyo. At sana po ay nakatulong po sa inyo na naunawaan po ninyo ang negosyo po natin. Ano po? So, yan po yung linawin ko lang po ha. Ang mga binibigay po dito ni Crowd1 ay galing po doon sa third parties po no na share nila monthly, 'di ba? Meron silang 40% saka another 40% no. Dito po 'yon binibigay sa mga masisipag na ginagawa ang Crowd1 yung nakuha qualify po. Kailangan po natin ma-qualify. Okay? So, pag marami na tong yung left group mo or right group mo, ganyan po yan, no? Hindi muna po mapipigilan yan pag marami na dito sa inyong right and left. Kasi binary lang po tayo. Kailangan po natin tulungan na dumami po ang leader sa ating organization, sa ating right organization. Ganun po ang ginagawa namin. Hindi muna po namin inisip na kumikita kami dito. Baka isipin niyo pinapasali namin dito kayo para pagkakitaan. Hindi po. Hindi po aksidente na nandito po kayo ngayon. Ang gusto po ng Crowd1 at ito po ang kalooban ng ni Lord na i-share po sa inyo ang ganda ng business na ito para lahat po ay magkaroon ng extra income, additional income, or more than that, no? Pwedeng magbigay sa atin ng financial freedom. Mga naunang upline po dito, sila po ay magtitestimony siguro, no? Mamaya po may marinig po yata tayo na testimony pagkatapos nito. So ganyan po, tutulungan po natin sila kapag gawin natin business ito, ay mag-create po tayo ng maraming magiging leader, no? Dito. Gagawa po tayo ng maraming coordinators, manager, directors, hanggang maabot po natin ang president level. Dito po, marami na rin po tayo mga kababayan Pilipino na mga president at ang income po nila, nako, hindi po, ang iba dito ay sa
kung di po ako nagkakamali, no, 150 to 250,000 hanggang million na po dito sa president level na ito. Lalo na kung na senior president po kayo, nako po, maraming. At kung maging ambassador po tayo, nako, marami ko yung matutulungan, mga kapatid. So ngayon, ganyan po yung pag-rank up, ganyan po binibigay ang sharing ng company sa mga masisipag at nagtsatsaga po na gawin ang negosyong ito. And then, ito po yung sinasabi nating incentives. Kung maging director po, lahat ng director po sa buong mundo ay mayroon pong ibibigay na incentive na 7 araw po, libre po dito, wala kayong babayaran. Yan po ang incentives po na binibigay ni CrowdOne sa lahat ng makakaabot ng level na yan. Yan, sana po, be part of the number one opportunity, itong CrowdOne business natin. At next, ito na lang pong pinakahuli natin, ay your next move. Know your why. Alam ba natin kung alam nyo ba kung bakit na kayo narito? Hindi aksidente, mga kapatid. Narito kayo para ipakita ang negosyong ito at nasa sa inyo po kung ito'y gawin niyo o hindi. So hindi po namin kayo pinipilit pero pinapakita lang po natin ang isang business opportunity na pwede nating gawin part-time man o full-time man. Depende po sa atin kung paano natin i-manage ito. So alamin po natin ang bakit ka narito, no? Marahil ito ay pinapakita na po sa atin ngayon na ito ay isang magandang o isang blessings, no? Number two, iset natin ang goals natin. Ano bang gusto natin marating, di ba? Sabi nga ng isang preacher, kung may gusto daw po tayong marating sa buhay natin, no? Mayroon tayong pinapangarap, no, para sa family natin, pagtiisan daw po natin. Ibig sabihin, pagtiisan, pagtiyagaan natin. Pagsikapan po natin na marating natin 'yon. Di ba? Gagawin ang lahat, no? Maalala ko tayong mga Pilipino na kahit may sakit po, nagtatrabaho para may makain lang po ang family. Di ba? Gagawin ang lahat para mayroon pong panggatas po sa kanyang mga anak, no? Lalo pag maliliit. Naranasan ko po yan na kahit po masama po ang pakiramdam ko, ako ay pumapasok dahil nakikita ko walang kakainin po ang aking family kung hindi po ako magtatrabaho. Ito, mga kapatid, pinapakita na po namin ito sa inyo para tingnan natin kung ito ba ay makakatulong po sa atin, no? Sana po makaahon naman po tayo sa kahirapan. At sa palagay ko, kahit na ilang taon po ako maging empleyado, hindi po ako magkaroon ng bahay sa sahod ko po. So, yan po ang realization ko na pag another 25 years pa ako sa isang kumpanya, no, mukhang hindi pa rin ako magkakaroon ng bahay, na sariling bahay. So, sa number 4, make an action plan. Gawin mo na ngayon, hindi bukas, no? Kailangan mag-isip na tayo. Mayroon ka bang kakilala na pwede nating isama dito? Action na natin. Oh, plan to action, no? Review your action. Kung hindi maging epektibo yung unang gawa natin, marami po tayong upline na willing to help, no? To support everyone. So ayan po, no? The timing is now, no? Give your loved ones the good life they deserve. Be a blessing to others. Katulad ng pong sinabi ni God kay Abraham, no? Na maging pagpapala po. Pagpapalain niya ang buhay ni Abraham, no? At gawin siyang malaking bansa ang kanyang lahi at pagpapalain siya ng Diyos at maging pagpapala po siya sa iba. Sana po ang bawat isa sa atin ay maging dalawyan po ng pagpapala, no? Huwag natin ito sarilinin, no? Make the rest of your life the best of your life because impossible is nothing. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig, mga kaibigan. Sa lahat ng subscriber, please share it to your friends. Subscribe now here. And don't forget to hit the bell. See you. God first.